Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. Genesis chapter 15, verses 5 hanggang 6. Dinala siya ni Yahweh sa labas at sinabi sa kanya, "Tumingin ka sa langit at masdan mo ang mga bituin. Mabibilang mo ba yan? Ganyang karami ang magiging lahi mo." Si Abram ay sumampalataya kay Yahweh at dahil dito siya itinuring ni Yahweh bilang isang taong matuwid. God guides through visions. At dito po sa mga verses na ito, pinakitaan po ng Panginoon si Abram ng vision kung gaano karami ang kanyang magiging lahi. At alam naman po natin, dun po sa Genesis chapter 12, verses 1 to 3, ay nangako na ang Diyos kay Abram na siya'y gagawing isang malaking bansa at pagpapalain. Dito naman po sa Genesis chapter 15, verse 5 to 6, ipinakita naman ng Diyos sa kanya na ang kanyang lahi ay magiging sindami ng mga bituin sa langit. Kasi ganun po ang Diyos eh. Siya po'y nagpapakita ng vision. Hindi lamang po siya nangangako sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Ginaguide niya rin tayo sa pamamagitan po ng mga visions. Kasi sabi nga po sa Isaiah 46 verse 10, "I make known the end from the beginning." At sabi po sa Romans chapter 8 verse 14, "As many are led by the Spirit of God, they are the sons of God." So ibig sabihin po, ginaguide po tayo ng Diyos sa pamamagitan po ng kanyang Espiritu. At gumagamit po siya ng visions upang tayo po ay i-guide niya. At alam niyo po sa aklat po ng Habakkuk ay meron pong paalala ang Diyos sa atin diyan. Sa Habakkuk chapter 2, verse 2 hanggang 3, sabi po rito, "Ito ang tugon ni Yahweh, isulat mo ng malinaw sa mga tapyas ng bato ang pangitaing ipahahayag ko sa iyo upang sa isang sulyap ay mabasa agad at maipabatid ito. Isulat mo ito sapagkat hindi pa panahon upang ito ay maganap, ngunit mabilis na lilipas ang panahon at mangyayari ang ipinakita ko sa iyo." So ibig sabihin po pala, ang Diyos po gusto niyang i-reveal sa atin yung ating pong kinabukasan sa pamamagitan po ng visions. At sabi nga po sa Acts chapter 2 verse 17, ang Holy Spirit po ay nagbibigay sa atin ng visions, dreams. At higit sa lahat, gumagamit din siya ng mga taong magpa-prophesy para po sa atin. Kaya alam po, napakahalaga po na dapat siyang po ay hindi magko-contradict sa Word of God. Kasi ang Word of God po ang ultimate na guide po natin sa buhay na ito. Kaya hayaan po natin lamang pumangusap sa atin ng Espiritu, sabi po sa 1 Corinthians chapter 2 verse 10, according to visions and dreams, and at the same time po, ihanay po natin, itest po natin yan according to the Word of God. Kasi mahalaga po na magkaroon tayo ng vision para sa ating mga sarili, para sa ating pamilya, para sa ating ministry, para po sa ating career. At alam ko po, inire-reveal po yan ng Diyos sa atin sa pamamagitan po ng pangitain, minsan po sa mga pangarap o mga dreams, at ginagamit po ng Holy Spirit ang vision and dreams as a language to communicate to us as well as the Word of God. Mahalaga lamang po talaga ay ihanay natin yan palagi sa salita ng Diyos. So ask God for a vision. At ang Diyos po hindi madamot po eh. Sabi nga po sa 1 Corinthians chapter 2 verse 9 and 10, i-reveal niya sa atin yan by His Spirit. Pangalawa, pagka nakakita na po tayo ng vision para po sa ating magiging kinabukasan, kailangan po be moved by a vision. Sa buhay na ito, mahalaga po na hindi tayo dapat matitinag kung ano po yung binigay ng Diyos sa ating mga pangarap at pangitain. At sabi po sa Habakkuk chapter 2 verse 3 hanggang 4, "Isulat mo ito sapagkat hindi pa panahon upang ito ay maganap. Ngunit mabilis na lilipas ang panahon at mangyayari ang ipinakita ko sa iyo. Bagamat parang mabagal ito, hintayin mo, tiyak na mangyayari at hindi maantala ito." So ibig sabihin, we must keep it. Sulat po natin kung ano po yung mga ipinakita sa atin ng Panginoon na pangarap or visions. At by faith, live by it. Kasi sabi po rito sa verse 4, "Ito ang mensahe, ang hambog ay mabibigo sa kanyang pagmamataas, ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya." So nakita niyo po, parang yung nangyari kay Abram, nung nakita niya po yung vision, siya po'y nanampalataya. Kasi ganun po ang matuwid, kailangan po nananampalataya po tayo sa buhay na ito na ang Diyos po ay kumikilos sa ating mga buhay. Minsan po kasi nadidistract tayo sa nangyayari sa paligid natin. At minsan naman po may nangyayaring parabagang hadlang sa ating mga
pangitain at mga pangarap. Tandaan niyo po, pag ang Diyos ang nangusap ko sa inyo, walang makahadrang. Hadlang po dyan, sabi sa Proverbs 29 verse 18. Kaya be unrestrained, be moved by a vision. Kailangan po sa buhay na ito, lagi po tayong may vision upang huwag tayong mawala ng pag-asa at lagi tayong manampalataya sa mga pangako ng Diyos. So again, ito po si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning!